Maybe I need to use two languages today. Am I allowed? Sure? Because maybe I'm run out of English again. That's why I need the permission to start Steve. Maybe. This meeting isn't for me, and it's not for Jim. Yes, yeah. And I think we're probably the only two in the room that don't understand Tagalog, so don't worry about it. Yes. Maybe Sir Joey will be the one to interpret. Okay, so Max Morning again. Right now, yung topic ko po is about organizing your team to its potential. No? Yes. Alam nyo po, this is a very important thing. Kasi nung wala pa ako sa network marketing, hindi ako yung organized person eh. For you to do that, number one is, kailangan yung sarili mo, organize muna. Kasi you cannot organize a team if yourself is not organized. And organizing a team is very vital in this business. Kasi yun po yung kailangan natin to hit the diamond level. Because you cannot reach the diamond level with your own self. It's with the team, it's a group. So that's why I talked to Kuya Ed regarding this, how can we arrange the training, and he helped me. So the first step is do the basic. Okay, since 2007 when we start Max Business, that time hindi pa organized yung company. We don't have office, we don't have product. It's very hard and painful para gawin yung business. Napakaraming challenges. Pero imagine niyo po nung nag-start ang Max 2009 and the office is in place at the Rufino. Grabe po ang bilis lumaki nung sales, ang bilis lumaki ng group, and yun yung parang nag-ignite para makapag-create ng malaking sales dun sa group, sa team, no? And kumbaga dito po ang importante po is right now in place na lahat yung dadaanan natin is kumbaga asfaltado na, wala na tayong pagdadaanan ng mga hirap, no? So kumbaga right now ang first na dapat magawa po natin is do the basic. So what are the basic, no? So ito po yung basic, no, na kailangan, ito yung ma-duplicate natin dun sa team. Kasi network marketing is all about duplication. So kung gagawa ka na something na parang medyo sa tingin mo ikaw lang yung nakakagawa, mahirapan po tayo makapagpalaki ng group dito. Pero if everybody can copy you, can duplicate you, mas madali pong lalaki yung business po natin. Okay, so this is the very basic, the NAO Workshop Leadership Training 8 modules. So yan yung kailangan nating ma-implement with our team. So right now we are golds and platinum. So dapat alam na po nating gawin yan. Yes. Okay? Kasi hindi po tayo makakarating dun sa success level na gusto nating mangyari kung hindi mo ginagawa tong basic na to. So kailangan in place po yan. And then sabi dyan, character building is a must, no? So kagaya po ng naikwento ko sa inyo dati, nung nag-join ako dito sa Max, hindi ito yung type ng character ko na magsalita in front of many people, na mag-conduct ng mga training, or sabi nga, matutunan yung mga bagay-bagay na kailangan mong gawin dito sa MLM. Pero alam nyo ho, ang napaka-importante po dito is yung bang laging coachable ka, yung bang willing kang matuto. Kasi sabi nga, kailangan daw always ano tayo, parang empty glass, di ba? Pag empty glass ka, lahat ng makukuha mo, lahat ng matututunan mo, you absorb, di ba? And sabi ko nga, wala yung pinagkaiba, para kang kumakain ng chicken sa Jollibee. Di ba? Yung chicken, pag kumain ka, hindi mo naman lahat kakainin yun eh, di ba? Yung buto, anong gagawin mo? Siyempre, itatapon mo yun. Same thing here in this kind of business. Kung ano lang yung nakikita mo, mabubuti, magaganda, na which is mapapakinabangan mo at magagamit mo sa team mo para lalong lumaki, kunin mo, absorb mo. And then yung hindi applicable, then forget about it. Di ba? So yun lang po, no? And ano pa po? Next is, we need to walk the talk. No? As a leader, so right now, you are a leader. Kumbaga, kailangan hindi mo lang hindi ka lang magaling sabihin, no? Kailangan hangga't maaari
kung ano yung sinasabi mo dun sa team mo, sa group mo, ikaw mismo, first and foremost, ikaw mismo yung gumagawa. Hindi pwedeng, oh sige mag-gold ka, oh sige mag-platinum ka. Dapat ikaw mismo sa sarili mo, you prove it. No? And then, pag nakita po nila na ikaw mismo ginagawa mo yon, darating po yung time, anong gagawin nila? Susundan po nila yung yapak nyo. Pag sumunod sila, dere-derecho na po yon, hindi na mapipigilan yon. Okay? And lead them, not manage them. A lot of people, sabi nga dito sa ganitong klase ng negosyo, gusto nila minamanage po nila yung tao. The reason kung bakit yung mga tao yan, yung mga tao po na nandito, nakasama po natin, the reason bakit sila nag-join sa Max, kasi ayaw na nila nang minamanage sila. Like for me, no, I've been employee for almost 5 years. Ayaw kong lagi akong utusan ako ng boss ko, di ba? There were times na gusto mong magpahinga, nasa vacation leave ka, and then sasabi ng boss mo, pumasok ka. Yun yung mahirap eh. So, the good thing in this kind of business is, turuan lang po natin sila. Kung ayaw nilang sumunod, hayaan lang natin sila. And there's a time for everything na, kung ngayon hindi sila ready, time will come, yung mga leaders nyo, magiging ready po yan. So, wag nating iubos yung time natin dun sa mga taong hindi pa sila ready. Kailangan, iubos mo yung time mo dun sa taong they value your time. Yes. Diba? Kasi pag inubos mo yung time mo dun sa taong hindi binavalue yung oras mo, it won't work eh. Sayang yung panahon, yung mga bagay na dapat mapalaki at mapabilis natin yung growth ng business natin, nauubos lang sa kanila. So you invest time to those people na binavalue po yung time natin. And all we have to do is lead them, no? And okay. So correct duplication is everything. So alam naman po natin ang network marketing is duplication, no? As we can see on the picture, no? Maganda bang tingnan? Yes. Very beautiful, no? Cute babies, no? So, ibig sabihin, sa ganitong klase ng business natin, imagine ninyo po kung lahat tayo, like for example, si Kuya Ed, na-reach na yung diamond level, all we have to do is duplicate lang natin ano ba yung ginawa niya. Diba? Ano ba yung mga series of activity na kailangan nating kopyahin sa kanya. Sabi nga namin, kami, susunod po kami sa yapak ni Kuya Ed eh. Kumbaga, yun yung gusto naming mangyari dito sa business na to, na there's something na meron siyang ginawa na kailangan ding gawin namin. Diba? And each one of us, lahat po tayo dito as leader, natututo tayo sa bawat isa. Like me, I'm continue learning. To those people na nami-meet ko, every meeting, every training, marami tayong matututunan dyan. So yun po yung napaka-importante. I-duplicate lang po natin kung ano yung maganda, tama, at pwede nating mapakinabangan on building our team. No, huwag nating i-duplicate yung mali. Kasi sa totoo lang po, yung mali, ang daling i-duplicate. Diba? Pero yung tama, yun yung ang hirap i-duplicate. Yun yung ayaw na ayaw natin. But dapat nating mas ma-duplicate is yung tama. No? So, ano pa? Then, the important thing is, once na andyan na yung group mo, yung team mo, you need to start at least to create a team building. No? So right now, yun yung ginagawa namin sa group, sa team, no? Kasi yung team building will create excitement, yung momentum, at the same time yung magkakaroon kayo ng bonding with that group, with the team, no? Na hanggat maaari, yung mag-create ng team building is not outside speaker. Kailangan ginagawa nila mismo tong Max business natin. Kasi like kami, when we created the team building, we invited Kuya Ed. Okay? Kasi kumbaga, siya yung makakapag-guide sa group, sa team. Kasi kapag ang in-invite mo na speaker is outside, ang gagawin lang niya is inspire ka, motivational, more on ano. Pero yung trabaho talaga, wala yon. So, meron ako ditong 5-minute video dun sa ginawa naming team building with the group. At least magkaroon kayo ng idea how we do it, no? Alam niyo po kasi ako, hindi yan yung forte ko. Kaya very thankful ako and very blessed. Kasi yung misis ko, siya talaga yung yan yung forte niya eh. Kasi teacher siya, faculty siya doon sa president ng school nila. So every event na may ginagawa, siya yung talagang tumatrabaho. No? Kaya sabi ko, napakaganda nung team up namin. Kaya napaka-importante po dito, pag yung misis
sumuporta, sigurado po 100% magiging successful po tayo. Yes. So gusto ko lang po i-share sa inyo yung video, no? 5 minutes lang po to. Intact, mas magiging maganda yung samahan ng group, ng team, no? And yun nga po, thankful kami. Andun din yung presence nila Ninong Ed, no? Na kumbaga, talagang siguro ang role na lang natin as mga leaders right now is imbitahan na lang po ng imbitahan natin yung mentor natin. Yes. Para maging one of the speaker, para makapag-inspire din sa group, sa team, no? And also, we need to have recognition and celebration with the group, with the team, no? Na pwede nyo pong gawin niya na, let's say, may mga napopromote every quarter or every 6 months, lahat ng napromote, i-recognize natin. Yun yung important thing, eh. Kasi nga, a lot of people, di ba, sabi nga, hindi na importante kasi minsan sa kanila yung money, eh. It's not about the money matters, eh. Kumbaga, the important thing is yung ma-recognize ka. No, na sabi ko nga ako, every time na i-recognize ako dito sa company, na sobrang ang taba ng puso ko. Kasi imagine niyo po, nung nag-aaral ako ng elementary, high school, wala akong ka-award-award na nakuha. No? And I remember, every time I go to school, no, 5 days yung pasok, di ba? I go to school only 3 days. Yung 2 days ko absent. Kasi working student ako that time. There were times na sobrang puyat, di mo na kaya. So, ang pinaka-sad thing po doon, ibinagsak ako ng teacher ko. Nag-summer pa ako. Pero, yun yung nakakatuwa na sabi ko, hindi man ako naging ano sa about doon sa academic ano ko, natutuwa po ako kasi yung lahat ng recognition, ibinigay po lahat ng maximum. Yes. Kaya, sobrang sarap ng pakiramdam, no? And, ayan po. Ano yung magiging end product niya pag nagawa po natin? Number one is this, team is stronger. Yes. Diba? Mas intact, mas maganda yung samahan ng grupo. Then, relationship is intact. Diba? This business is not about recruiting, no? It's all about a relationship business. No, pag maganda ang relationship ng group, ng team, ng mga tao, mabilis po tayong mag-grow dito. Okay? And then, promotion comes naturally. Diba? So, yung mga tao, mas excited sila. Nung ginawa po namin yung camp na yun, gusto nila, tanong sila ng tanong, kailan uli yung susunod na camp? Ba't anong sabi namin? Kailangan ma-promote kayo. So, the next camp, ang makakasama lang yung na-promote. Diba? So, mag-aim sila, magta-target sila. And situate na every event, maging masatisfied din yung mga umaaten. And then, income increase naturally. Alam niyo po kami, na-experience namin with our team, no, na dumating yung time na talagang yung group namin sumadsad din. Ibig sabihin sumadsad from dun sa strong leg namin, at yung pay leg namin naging strong leg, at yung strong leg namin naging pay leg. Talagang ang hirap. Maraming pinagdadaanan nandun yung struggle. Pero alam nyo po, because of this kind of mga event, unti-unti po naming naibabangon yung group. And still, right now, magandang-maganda na rin po yung nagiging takbo ng group namin. Yes. Okay? And thank you. Ubus na yung oras ko, eh. 30 minutes lang.